Maraming maraming salamat po, Diyos, sa kalakasan, kalusugan, paggabay, pag-iingat mo sa bawat sa amin, sa bawat araw, sa bawat sandali ng aming buhay. Maraming maraming salamat po. Salamat po, Diyos, sa bawat kalakasan na ibinigay mo sa amin upang kami patuloy na manampalataya, patuloy na umasa, at patuloy na magmahal. Sa umagang ito, kami po ay iyong samahan, Banal Espiritu. Patuloy ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. Magpahayag sa bawat isa na narito. Gayun din sa mga kasama po namin ngayon sa pagsamba sa iyo na nanonood po sa FB Live, sa kanilang tahanan o sa mga lugar na roon. Magpahayag ka po at patuloy nawa na ang iyong salitang mapapakinggan namin ngayong oras ito. Tumatak sa aming isip at puso at makita mo sa amin ang pagsunod. At nawa, patuloy lamang na may taas sa aming kalagitnaan sa buhay ng bawat isa po sa amin ang dakilang pangalan ng aming Panginoong Diyos na kapagligtas na si Jesu Cristo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. And amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Puri po ang Panginoon. Magandang, magandang, magandang araw po sa inyong lahat na narito po, nakasama po natin sa pagsamba sa ating Panginoon. At gayon din sa mga kasama po natin ngayon na sa kanya-kanyang tahanan o saan man kayo lugar naroon na nanonood po kasama natin sa pagsamba through FV live po natin ngayong araw pong ito. Sa araw pong ito ay sama-sama po natin aaralin ang salita po ng ating Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat sa gitna ng krisis, sa gitna ng pandemya, siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo'y magpatuloy na manampalataya, patuloy na umasa, at patuloy po na magmahal. Yan po ang topic po natin ngayong araw pong ito, Pursuing Faith, Hope, and Love. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 13, verse 13, so these three things continue. Tatlong bagay daw po yung nagpapatuloy. Faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Bakit ba kinakailangan po natin magpatuloy na manampalataya, umasa, at magmahal? Bakit kinakailangan natin itong gawin sa ating buhay po? At ano po ba ang kahalaga na ito sa ating pamumuhay, especially bilang isang Kristiyano? Tatalakayin po natin ang mga bagay na yan sa oras mong ito about the importance of faith, the significance of hope, and the greatness of love. Ano po ba ang importansya ng pananampalataya sa buhay po ng bawat isa po sa atin? Tandaan po natin, faith is one of the first things we learn about as Christian. And the purpose of faith is not to influence our own comfort, but the purpose of faith is to lead us to know the heart of God and then trust His ways to guide us. So kinakailangan po, makita po natin, malaman natin kung ano ang gusto ng Diyos, kung ano sa puso ng ating Panginoon, at tayo'y magtiwala sa Kanyang kaparaanan at sundin po natin ang ating Panginoon. The biblical meaning of faith ay makikita po natin sa Hebrews chapter 11, verse 1. Ang sabi, faith is what makes real the things we hope for. It is proof of what we cannot see. Katiyakan ng mga bagay na inaasahan at katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yan po ang pananampalataya. Mga kapatid, faith is essential to us. Mahalaga po ang pananampalataya sa bawat isa po sa atin. The Bible declares that without faith, it is impossible to please God. Tayo po, marami po tayong gustong i-please sa buhay po natin.
Gusto natin i-please ang ating pamilya, ang ating kaibigan, ang ating boss, o sino mga tao na gusto po nating i-please. That's why, gumagawa po tayo ng iba't ibang kaparaanan just to please them. But how about God? Gusto po ba natin ma-please, matuwa ang Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin? Of course, gusto po natin na tayo po ay kalugdan, katuwaan ng ating Panginoon. Pero ano po ba ang isang bagay na pwede po natin gawin upang ang Diyos ay malugod at matuwa sa buhay po natin? Ang isa pong bagay na dapat po natin gawin upang ma-please ang God sa buhay po ng bawat isa po sa atin ay ipakita natin sa Kanya ang ating pananampalataya, ang ating faith. At dyan po ay matutuwa ang ating Panginoon. Sapagkat ang sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, no one can please God. Kapag wala ang pananampalataya, hindi natin mapi-please ang ating Panginoon. Because whoever comes to God must believe that He is real and that He rewards those who sincerely try to find Him. So mga kapatid, again, dineklara at sinabi po ng Bible na kung wala ang pananampalataya sa buhay po natin, hindi po matutuwa ang Diyos. Hindi natin mapi-please ang Panginoon. Kaya para matuwa po ang Panginoon sa buhay po natin, ipakita natin sa Kanya ang ating pananampalataya. At tandaan po natin, patungkol po sa kaligtasan ng bawat sa po sa atin, tayo pong lahat ay nangangailangan ng kaligtasan. Bakit? Sapagkat tayo pong lahat ay nagkamali. Tayo pong lahat ay nagkasala. Ang sabi po ng Bible, Romans chapter 3, verse 9, lahat ng tao nasa ilalim ng kasalanan. Verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Verse 23, lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Tayong lahat ay tinimbang, ngunit kulang. At ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan o pagkakawalay sa ating Panginoon. Subalit may regalo ang Diyos sa bawat po sa atin, ito'y walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Our salvation. And in order for us na makamtan po natin yung salvation na inilalaan at ibinigay niyo o ng Panginoon sa bansa po sa atin, dito po ngayon natin ipapakita yung ating pananampalataya o yung ating faith. Kaya in regards to our salvation, ang sinasabi po ng Bible, kinakailangan tayo po ay manampalataya. Ang kaligtasan po ng bawat isa po sa atin, ay hindi po yan makukuha sa pagpapamiyembro ng isang particular religion. Tandaan po natin, miyembro ka man ng lahat ng klase ng organisasyon, lahat ng reliyon sa mundong ito, imperno pa rin ang bagsak mo kung ikaw ay walang pananampalataya sa ating buhay na Diyos. Kaya sa ating kaligtasan, mahalaga po yung ating pananampalataya. Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Tingnan po natin sa Ephesians chapter 2 o Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Let me read. O particular sa verse 8. For by grace you have been saved through faith. And this is not of your own doing. It is the gift of God. So, maliwanag mga kapatid, mga kaibigan, na ang kaligtasan po natin ay regalo ng Diyos. Hindi po binayaran natin, hindi binili natin. Hindi dahil tayo ma-impluensya, hindi dahil leader ka ng isang simbahan, o hindi dahil miyembro ka ng isang particular religion. Kaya muna ko ang kaligtasan mo. Ang kaligtasan natin ay regalo, biyaya ng Diyos. Libreng ibinibigay ng Diyos. Pero ang requirements ng Diyos sa bawat sa post sa atin para makamtan natin ang kaligtasan na yun ay walang iba kung hindi ang ating pananampalataya or faith. F-A-I-T-H. Meaning, forsaking all, I take Him, the Lord Jesus Christ, as Lord and Savior ng buhay ng bawat isa po sa atin. At tayo po ay instruct ng Panginoon o ng Bible na tayo po ay dapat lumakad
mamuhay ng mayroong pananampalataya. We are instructed to live by faith and walk by faith. According to the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight. Tayo po ay mamuhay, hindi sa mga bagay na ramdaman natin, hindi sa mga bagay na nakikita natin, kundi mamuhay ayon sa pananampalataya. In other words, we cannot be a Christian without faith, sapagkat ang requirements po dyan ay ang pananampalataya. At ang pananampalataya po does not just believe. Hindi lamang yung naniniwala ka sa iyong isipan. Tanungin mo ang lahat ng tao. Kahit yung mga taong masasabi natin na talagang pasaway at sobrang pasaway, sasabihin nilang naniniwala sila Diyos sa Diyos o may pananampalataya sila sa Diyos. Pero ang tanong, ang pananampalataya bang yon ay tunay? Ano ba ang pruweba o patibay na ang pananampalataya natin ay genuine o tunay sa harapan ng ating Panginoon? Again, faith does not just believe. Faith involves believing and acting upon that belief. The Bible tells us in the book of James chapter 2 verse 17, so also faith by itself, if it does not have works, is dead. So maliwanag na ang pananampalataya na hindi mo ilakipan ng gawa o ng pagsunod sa Diyos, ito po ay patay. For me, faith means obedience. Ang pagsunod, ang pananampalataya ay pagsunod. Pagsunod sa Diyos or faith is acting on the Word of God. In the book of Hebrews chapter 11, ay makikita po natin dito ang talaan ng mga taong nanampalataya sa Diyos at sumunod sa Panginoon bilang patunay ng kanilang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Kaya sila po ay tinuring na mga heroes of faith. Bayani ng pananampalataya. Dahil hindi lamang sila naniwala sa isip, ikinapamuhay nila, sinunod nila ang kalooban at kagustuhan ng ating Panginoon. At ito po ang gustong makita ng Diyos about sa po sa atin. Hindi lamang tayo naniwala sa ating isipan, bagkus ang paniniwalang natin sa Panginoon ay ikinakapamuhay natin, sinusunod natin ang mga pamantayan, ang mga bagay na sinasabi at instruction ng Panginoon sa bawat sa po sa atin. Faith is taking God at His word, believing what is said is true. Na ang kanyang mga sinasabi ay totoo. Now, ano ba ang mga sinasabi at pangako ng Panginoon sa bawat isa po sa atin? Ito po ba ay may katotohanan? Yes, may katotohanan. Kaya kinakailangan natin paniwalaan, panampalatayanan na totoo ang mga sinasabi ng Diyos. In regards to our salvation, ano po ba ang sinasabi ng Biblia? Ano po ba ang sinasabi ng ating Panginoon? In the book of Romans, chapter 10, verse 9 to 10, sa pamagitan po ni Apostol Pablo, sabi dito, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kung tayo po ay kukumpisal po ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon, Jesus is Lord, at manampalataya tayo ng buong puso na si Jesus ay bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao, ipinako sa krus na matay, inilibing, matapos sa tatlong araw, siya'y muling nabuhay. Kung ito'y paniwalaan natin at panaligan natin, tayo po ay maliligtas. You will be saved, ang sabi po ng Bible. Verse 10, for with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. Kaya mga kapatid, mahalaga po, in regards to salvation, mahalaga po yung ating pananampalataya sa Panginoon.
At yung mga gawa po natin, ang mga kabutihan, yung pagsunod po natin, yan po ay ebidensya, patunay na tayo nga ay nananalig sa Diyos dahil sinusunod natin ang kanyang instruction o ang mga bagay na kanyang sinasabi sa bawat isa po sa atin. Now, ano naman ba ang sinasabi ng Bible about heaven? Tungkol sa langit, para saan ba ito? At ano ba ang tinutukoy ng Bible tungkol dito? Tingnan natin. John chapter 14, verse 1 to 3. Sabi ni Jesus, "Let not your hearts be troubled. Believe in me, or believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions or many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you?" Sinasabi ni Jesus, doon sa langit, iahanda niya ang mga lugar para sa bawat isa sa atin. Sa pagpapatuloy, verse 3 sabi dito, "And if I go and prepare a place for you," kung ako ay naroon na, at naihanda na, nagawa na ang inyong mga lugar, ang inyong mga tahanan, ang sabi niya rito, "I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also." Saan po bang tirahan ng Diyos? Sa langit. So sinasabi ng ating Panginoon, kung saan siya nakatira, kung saan siya naroon, doon din tayo paroroon. Meaning to say, ang heaven po is our final destination. Lugar po na pupuntahan po natin pagdating ng araw na na-expire na po ang visa natin dito po sa ibabaw ng lupa. Tayo pong lahat ay pawang mga estranghero lamang. Tayo pong lahat ay pawang mga turista lamang sa ibabaw ng mundo ito. Hindi po permanente ang stay natin dito. Someday, aalis tayo dito. Pero saan tayo patutungo? Ang layunin ng Panginoon at gusto niyang patungo ng bawat sapos sa atin ng mga mananampalataya ay doon po, doon sa kalangitan. Sa mga katawid, ang sinasabi po ng Bible, ang langit po ay ang ating eternal destination. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya kung tayo po ay patuloy na mananampalataya at sumunod sa Panginoon, makakatiyak po tayo. Pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito, makakasama natin at makakipiling natin ang Panginoon doon sa kanyang kaharian. And what he said about hell naman. O anong sinasabi ng Bible patungkol sa hell? Ang hell, hindi po yan nilikha para sa tao. Ang hell, yan po ay nilikha para kay Lucifer at sa mga fallen angel nag-rebelde against God. But sad to say, ang mission ni Satan ay influence, i-deceive ang maraming mga tao upang ang taong nilikha ng Diyos na ayon sa kanyang wangis ay nais niyang malayo sa Panginoon, malayo sa Diyos, at makasama niya doon sa impyerno. Kaya dapat habang tayo nabubuhay din sa mundong ito, magkaroon tayo ng fear sa ating Panginoon. Banal na takot sa Diyos. Ang sabi po ng Bible in the book of Luke chapter 12 verse 5, "I will show you the one to fear." Kung meron daw po tayong katakutan, walang iba kundi ang Diyos. "You should fear God, who has the power to kill you and also to throw you into hell," kapag ikaw ay nagkasala at namumuhay sa kasalanan. Yes, is the one you should fear. Ang Diyos lamang po dapat ang ating katakutan. Kaya dapat po matutupo tayong sumunod at magtiwala sa ating Panginoon. Faith, the importance of faith, mahalaga po ang pananampalataya. Ang pananampalataya, ulitin ko, dito po nakasalalay ang ating salvation. I remember what Jesus said in the book of John chapter 3 verse 16.
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao o sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sinumang manampalataya ay hindi mapapahamak bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung i-reverse po natin yon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang kung sinuman ang hindi manampalataya mapapahamak at hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Faith, pananampalataya ay mahalaga. Na kung tayo po ay manampalataya, hindi tayo mapapahamak, salvation, kaligtasan, buhay na walang hanggan, ay maranasan ng bawat support sa atin. That's why ang pananampalataya po is very important. How about hope? The significance of hope. Hope is a feeling of expectation and desire for a certain thing to happen. So nandun po yung kumbaga sa yung mga bagay na inaasahan natin, umaasa po tayo sa mga bagay-bagay na mangyayari. Hope is the fuel that keeps faith alive in our quest to find love. Ang sabi po ng Romans chapter 15 verse 13, let me read. I pray that the God who gives hope will fill you with much joy and peace as you trust in Him. Then you will have more and more hope. And it will flow out of you by the power of the Holy Spirit. My dear brothers and sisters, hope is sure expectation. The biblical concept of hope is much different than the way many of us use the word today. Kinakailangan po yung hope na ginagamit po natin ngayon, the word hope, ay merong katiyakan. Sapagkat ika nga, sabi ko kanina, it is a sure expectation. Tiyak ka sa mga bagay na inaasahan mo. Ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan mo. Yung bagay na inaasahan mo mangyari at maganap, meron kang katiyakan na ito po ay mangyayari. And that's the real meaning of hope. Now, ano ba ang pagkakaiba ng hope and faith or faith and hope? Faith believes that God can do. Hope believes that God will do. Yung po ang pagkakaiba ng dalawa. Okay, kayo po ba ay nananampalataya na ang Diyos ay nagpapagaling? Amen. Tayo po ay nananampalataya na ang Diyos ay nagpapagaling. Ngayon, kayo ba ay naniniwala na kayo ay pagagalingin ng Diyos? And that is hope. Ang pananampalataya, hope, katiyakan ng mga bagay na inaasahan, tiyak, na darating, faith, ay katibayan ng mga bagay na hindi nakikita, proof, katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Nakikita ba natin ang Diyos? Hindi. Pero naniniwala tayo, nampalataya tayo na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa, lumikha at nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Amen! Palapakan natin ang buhay na Diyos. Hallelujah! Ngayon, ano po ba ang mga bagay dapat nating asahan? Meron ba tayong dapat asahan? Yes, marami. What should we be hoping for? Asahan po natin mga kapatid na ang ating Panginoong Hesukristo ay babalik na maguli. We should be hoping for Jesus to return soon. At nakikita po natin, unti-unti pinapakita sa atin ang mga palatandaan ng mga huling araw, mga huling panahon ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ng 1 John chapter 3, verse 2 to 3, Dear friends, now we are children of God.
We have not yet been shown what we will be in the future, but we know that when Christ comes again, when Christ comes again, so sinasabi ng Bible na si Jesus ay muling babalik, kaya asahan natin ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi rito, we will be like Him, we will see Him just as He is. He is pure, and everyone who has this hope in Him keeps themselves pure like Christ. Sa pagbabalik na mag-uli ng ating Panginoon, tayo mga lubos at ganap ang pananalig sa Kanya at sumusunod sa Kanya, ay isasama Niya pagdating ng rapture of the church at babaguhin Niya. Pero ang mga taong walang pananampalataya sa Panginoon at sobrang pasaway sa Diyos, may iwan, and they will suffer the 7 years great tribulation. Mga kapatid, sure na si Jesus ay muling babalik. Asahan po natin yan at yan po ay mapanghahawakan natin. Ano pa ba yung mga bagay dapat ating asahan? Asahan po natin na ang Diyos ay sumasagot ng ating mga panalangin. Bakit may pangako ba ng Diyos sa sasagutin Kanya? Sabi ng ilan, may nagsabi, nangako na nga ako. Gusto mo pang gagawin ko? Mga kapatid, ang Diyos ay may pangako. At ang Diyos ay tumutupad at gumagawa sa Kanyang pangako. At ang pangako ng Diyos, Jeremiah chapter 33 verse 3, call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known. Tumawag kayo sa akin, sabi ng Panginoon, at ako ay sasagot at ipapakita ko sa inyo ang mga kamangha-manghang bagay. Mga bagay na hindi kayang abutin ng pag-iisip ng bawat isa po sa atin. Mga kapatid, sumasagot ang Diyos sa panalangin. Ano po ba yung mga bagay na inyong hinhiling? Ano po ba yung mga bagay na inyong pinanalangin? Marahil po ang iba po sa atin na nalangin, Lord, nawa, magkatrabaho na ako dahil nawalan ka ng trabaho dahil sa pandemic. Muli, Lord, nalangin ka na muling mabalik yung kabuhayan ninyo. Mga kapatid, kaibigan, ang pangako po ng Panginoon, dumidinig Siya ng panalangin. Kaya umasa kayo, yung panalangin natin na ayon sa kalooban ng Panginoon, ito ay diringgin Niya. At huwag kayo na nanalangin ng pagbabago ng iyong pamilya, pagbabago ng iyong asawa, pagbabago ng iyong magulang, ng iyong anak, ng iyong kapatid, ng mga kasamaan mo sa trabaho, nanalangin ka ng pagbabago, pagbabago ng ating bayan, pagbabago ng ating komunidad. Magtiwala po tayo na ang Diyos ay tutugon. But of course, siyempre, meron din po tayong bahagi doon. Gawin natin bahagi natin. And then, yung pagtupad natin, yung paggawa natin, yung effort natin, ito po ngayon ang susuklian at gaganti pala ang Diyos ng tagumpay. Kung tayo po ay nanalangin at sinisira natin ang ating mga mahal sa buhay, mga tao na kapaligid sa atin o mga mahal natin sa buhay, na makakilala sa Diyos, magkaroon ng personal relationship sa Panginoon, ako'y naniniwala na ang Word of God na sinasabi natin sa kanilang natanim sa kanilang puso, ito po hindi mawawala ng kabuluhan. Time will come at hindi tayo titigil sa panalangin at pag-share. Sila po ay makakilala sa Panginoon. Ilang po sa atin dito, ilang taon na pinanalangin ng mga nag-aakay sa atin bago na katalagang nakakilala sa Kanya. Mayroon ilang ipaporito, mayroon kayo pinag-pray na loved ones nyo. Ilang taon ang lumipas bago siya nakasama mo sa pagsamba sa Panginoon. Ang sabi po ng Bible, 2 Peter chapter 3 verse 9.
The Lord is not being slow in doing what He promised. The way some people understand slowness. But God is being patient with you. He doesn't want anyone to be lost. Ayaw daw po ng Diyos na mayroong mapapahamak. He wants everyone to change their ways and stop sinning. Kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa. Merong kasabihan, habang may buhay, at habang may pag-asa, may buhay! Mahalaga po na tayo po ay patuloy na manampalataya, patuloy na umasa. Without hope, anong mararanasan mo? Kabiguan. Okay, let's proceed about the greatness of love. Balikan natin yung ating teksto. 1 Corinthians 13:13. So these three things continue. Faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Why is love greater than faith and hope? Bakit? Bakit ang pag-ibig ay mas dakila sa pananampalataya at pag-asa? Because it is the only one that will last forever. I repeat, love is the only one that will last forever. Faith will not last. Remember, according to the biblical meaning of love, it is the evidence or proof of things unseen. Pero kapag tayo po ay naroon na sa langit, sa piling ng ating Panginoon, our faith will be turned to sight. Sapagkat ang Diyos na pinanampalataya natin ay makikita na natin ng harapan. Makikita na natin siya literally. And hope is sure expectation. Merong katiyakan. But, kapag tayo na kay Lord na, all our hopes will be realized. Yung mga bagay na inaasahan natin na tayo maliligtas, ligtas nga. Yung mga bagay na inaasahan natin na tayo akyat sa langit, nandun lang tayo. Kaya, hindi na kailangan ng faith, hindi na kailangan ng hope, pero, ang pag-ibig ay manatili throughout the eternity. Sapagkat kahit po tayo nasa langit na, patuloy natin mamahalin at pupurihin ang Diyos. Amen! Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya mahalaga po yung love. Jesus referred to love as the greatest commandment of all. Pinakadakilang utos ang love. May nagtanong kay Jesus sa Matthew chapter 22, 36 to 40. Teacher, which is the great commandment in the law? And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the great and first commandment. Verse 39, and a second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets. So makatiwid mga kapatid, yung sampung kautosan, sinamarize into two. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pero in one word, kung pagsasama-samain natin, gamitin natin o ilagay natin sa isang salita, ang sampung kautosan, it means love. Pagmamahal. Kaya kinakailangan matuto po tayong magmahal. At ang unang utos na mahalin natin ay ang Diyos. Buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong kaisipan. Diyan ang kapwa natin ay mahalin natin gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kahit makaaway, pastor, yes, kahit yung kaaway mo. Ang sabi ni Jesus, mahalin mo ang iyong kaaway. Paano mo mamahalin ang kaaway mo? Kinakailangan bang maramdaman yung feeling of love sa kaaway mo? Hindi naman po ganoon ang sinasabi. Ang sabi lamang, mahalin mo ang iyong kaaway.
ang pagmamahal sa kaaway, paggawa ng kabutihan sa kanila. Patawarin mo sila. Paano, pastor, kung siya'y pumatay, pinatay yung kamag-anak mo? Eh sabi mo, mamahalin sila. So ibig bang sabihin, baliwalayin ko na yon? Hindi ko sinasabi yon. Pagdurusahan niya ang konsekwensya ng kanyang kamalian at kanyang kasalanan na gawa. Pagdurusahan niya ang kanyang kasalanan na gawa sa batas, pero ang mahalaga, siya ay pinatawad mo. Nasa puso't damdamin mo, wala kang itinatanim na galit at sama ng loob. Love. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ang sa pong utos, ulitin ko, kung ilalagay natin sa isang salita, pagmamahal. That's why the Bible tells us, Jesus, we should love each other. John 13 verse 35. All people will know that you are my followers if you love each other. Malalaman na lahat ng tao kung kayo tagasunod ko dahil sa pagmamahal niyo sa bawat isa. 1 John 3:14, we know that we have left death and have come into life. We know this because we love each other as brothers and sisters. Anyone who does not love is still in death. So nakita natin uli ang kahalagahan ng pagmamahal. The purpose of love is evident in the book of 1 John chapter 4, verse 7 to 8. Let me read. Dear friends, we should love each other because love comes from God. And everyone who loves has become God's child. And so everyone who loves knows God. And anyone who does not love does not know God because God is love. So mga kapatid, makikita natin dito, love is the revelation of identity. It tells us who God is and who we are in God. Ipinapakita nito kung sino ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. At kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Nang sinasabi po doon, ang mga anak ng Diyos ay marunong magmahal. Kaya mga kapatid, mahalaga po ang love. Matandaan po natin, we cannot love others until we have personally known the love of God. Na kinakailangan tayo po mismo ay maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. In our conclusion, if faith, hope are the things that continue, it becomes clear that these are the things we should pursue with our lives. Ito dapat ang makitang patuloy natin o ipinagpapatuloy sa buhay natin. Patuloy tayong manampalataya, patuloy tayong umasa, at patuloy tayong magmahal. Finding faith, hope, and love for us does not mark the end of anything. But it can mark the beginning for someone else. Hindi ibig sabihin tapos ka na. Pasimula lang. At tayo po ay magpapatuloy. Now, ang tanong ko po sa bawat individual narito, maging sa mga yon ay nanonood, are we accurately representing our Lord to this lost and dying world sa pamamagitan ng ating faith, hope, and love? Ito po ba ay ipapakita natin? Ha, kapatid, alam ko po, hindi po tayo perfecto. Marami tayong mga kakulangan, mga kamalian sa buhay. Pero hindi pa po huli ang lahat para iayos natin, itwid natin ang ating mga kamalian at gawin natin kung ano ang tama. Simulan po natin na manampalataya, umasa, at magmahal. Hindi bukas, hindi isang linggo, hindi isang taon, bagkos, gawin po natin yan ngayon na. Kaya tayo po ngayon ay sama-samang lalapit sa Diyos, ialay at ibigay sa Kanya lahat-lahat sa ating buhay,
Sapagkat, tunay nga po, magsisimula na maranasan po natin ang manampalataya, umasa at magmahal kapag ang buhay po natin ay totohanan na nakatalaga sa Panginoon at ang buhay natin ay nasa kamay ng ating Panginoon. Kaya sa oras pong ito, inanyan ko pong lahat ay tumayo, maging po ano, sa kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang mga tahanan, sama-sama po tayong lumapit, dumulog sa Panginoon. Ihandog ang ating buhay sa Kanya ng totohanan. At simulan po nating manampalataya, umasa at magmahal. At patuloy po natin mararanasan ang katuparan ng mga layunin ng Diyos sa buhay po ng bawat sa puso natin. Hallelujah. Lord, I come to You. Let my heart be changed. Renewed, flowing from the grace that I found in You. Lord, I come weaknesses I see in me will be stripped away by the power of Your love. Maraming salamat po, O Diyos,
sa paalala mo sa bawat sapos sa amin, sa pamamagitan ng katuruang amin na pakinggan sa oras pong ito, na kami dapat magpatuloy na manampalataya, umasa at magmahal. Mga bagay, O Panginoon, na marami kaming pagkukulang. Mga bagay na hindi namin nagawa ng ganap at lubusan. Inaamin namin ang aming mga kasalanan. Kaya, Panginoon, sa oras pong ito, muli kaming dumudulog at lumalapit sa iyo upang muling italaga ang aming buhay sa iyo, O God. Upang sa gayon, kapag ikaw'y lubos na naghari sa buhay ng bawat sapos sa amin, magagawa namin na patuloy na manampalataya, umasa at magmahal. Kaya narito, O Diyos, ang buhay po namin. Muli po namin ipinagkakatiwala sa iyo. Itaas po natin ang ating kanang kamay sa Panginoon. Maging ngayon po ay nanonood sa Facebook, saan man kayo nanonood. Simulan po nating isuko na totohanan ng buhay natin sa Diyos. Sabihin natin na may pananampalataya ang panalangin ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng bugtong anak na si Jesus at sa gabay ng iyong banal na Espiritu, buong puso kong isinusuko sa iyo ang aking buhay. Ako'y umaamin nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan, sa isipan, sa salita, at sa gawa. Patawarin mo po ako. Panginoong Jesus, ako'y nananalig. Ikaw ay Diyos na nagkatawang tao. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nabuhay na muli para sa aking kaligtasan. Maghari ka po sa aking buhay. Ikaw lamang ang aking Panginoon. Ikaw lamang ang aking tagapagligtas. Tulungan po ako na mula ngayon, magpatuloy akong manampalataya, umasa at magmahal. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Tinuruan mo kaming patuloy na manampalataya, patuloy na umasa at patuloy na magmahal. Nananalig po kami, O Diyos, sa oras pong ito,
ang mga bagay na dadalhin namin sa iyo, hihilingin namin sa iyo, ipagkakaloob mo. Sapagkat ang sabi mo, kapag kami tumawag, ikaw ay sasagot. Sa oras pong ito, itinataas po namin sa iyo ang bawat isa na mayroong angking karamdaman sa kanyang katawan. May naramdaman na sintomas ng sakit karamdaman. Ang sabi mo sa iyong salita na aming pinanghahawakan, pinanampalatayanan, inaasang maganap sa aming mga buhay na sa mga latay ni Jesus, kami ay pinagaling mo. Kapatid, kaibigan, sa oras ito, sa mga latay ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus, believe in your heart, tanggapin mo ang himala ng kagalingan sa iyong katawan sa oras ito. At bagyang mahal mo sa buhay na merong karamdaman, receive their healing in the name of Jesus. Salamat po sa kagalingan. Maging o Diyos sa pangangailangan ng bawat isa at ng bawat pamilya. Malaki ang naging epekto ng krisis sa kabuhayan ng bawat isa at bawat pamilya. Subalit ang pananalig namin at pinanghawakan na iyong pangako that you will supply all our needs according to your riches in glory through Christ Jesus. Walang imposible sa iyo, O Diyos. Ang hiling po namin nawa ay laging bukas ang mga bintanang langit at walang tigil ang pagdaloy ng mga bintang pagpapala sa buhay po ng bawat isa po sa amin, na sa bawat isang nawala ng trabaho ay muling makakaroon ng trabaho much better, O God, kaysa dati. Ang mga naapektuhan ng kabuhayan ay muli mong i-restore ang kabuhayang nawala sa kanila. Because you are the restorer of everything, O God. Salamat po. At maging sa mga problemang kinakaharap ng bawat individual, sabi mo na ang problema ay pangkaraniwan at ito'y may hangganan sapagkat hindi mo papayagang subukin ang sino man ang higit sa aming kakayanan. At kapag ito'y dumating, ibibigay mo ang lakas upang ito'y mapagtagumpayan namin. Salamat po, O Diyos. Ang mga bagay na pangako mo'y pinanghawakan namin at inaasahan po namin na mangyayari sa buhay po ng basa po sa amin. At ngayon din naman, O God, sa puso namin, lagi mo pong ilagay ang matapat tunay na pagmamahal sa iyo at ngayon din pagmamahal sa aming kapwa. Salamat po! Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen!